Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esquera. Today is September 13. As usual, ang dami nangyayari po, no? Ang dami mga balita na kaugnay po dito. For example, in connection with the West Philippine Sea. Pero bago po natin pag-usapan yan, no? Medyo sisiksikin po natin ang episode natin ngayong gabi. Simulan po natin discussion dito po sa ano. Siguro nakita nyo po yung video clip tungkol po rin sa pagdinig po sa Senado kung saan medyo ganda ng mga ano, no? Hindi naman maganda. Ibig sabihin, very very powerful yung mga sinabing ng ilang mga senador, in particular si Senator Robin Hood Padilla, at marami na inis, no? Dito po sa kanyang pinupush na Unsung Heroes Day. Dapat daw yung September 21, i-declare na Unsung Heroes Day. Okay? Dahil daw dapat madinig din yung iba pang naratibo pagdating po sa deklarasyon ng martial law. So, kung hindi nyo po naalala, iba sa inyo, September 21, ito po yung deklarasyon ng martial law, batas militar, ng yumaong diktador, Ferdinand Marcos Sr., noong 1972. Okay? So, ginuginita natin yung araw na yan bilang deklarasyon ng martial law. Isa po sa mga pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan dito sa Pilipinas. Pero, para kay Senator Robin Hood Padilla, sabi niya sa pagdinig kanina, meron po kasi siyang final na bill, no? Gusto niya yung September 21, gawin siyang Unsung Heroes Day in honor of soldiers. Yung mga namatay daw yung nagsakripisyo para sa pakikipaglaban sa mga komunista. Dahil ayon sa kanya, yun daw yung martial law, that prevented our country from being communist. Ibig sabihin, yung victory ng mga komunista, napigilan dahil po sa deklarasyon ng martial law. So isa po yun sa mga pag-uusapan natin. Diyan po tayo magsisimula muna para sa gabing ito. So I'd like to welcome to our program si former bayan muna Representative Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Colmenares, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at magandang gabi po sa mga listeners and viewers po ninyo. Maraming sinabing ano, no? Napunta sa balita si Senator Robin Hood Padilla. Simulan natin dito sa ano. Ano po ba tingin nyo? September 21, dapat daw ideklara bilang Unsung Heroes Day. What do you think? Well, nabasa ko yung kanyang explanation o vote. Katulad nga ng sinabi mo, dapat i-recognize that the martial law government stopped the CPP-NPA, no, from overrunning the country. Ang unang problem kasi dyan, the facts, if researched ng senador, hindi nagpo-prove niyan. Kasi noong bago madeklara ang martial law, hindi naman malaki ang CPP-NPA. Kaya hindi siya dahilan, at in fact, ang sinasabi nila noon, kayang-kaya yan ng Philippine Armed Forces kasi maliit lang. So, hindi yan ang dahilan para nag-declare ng martial law. In fact, yung reason na nakuha ng marami dahil prohibited na siya from running for a third term. Kaya niya dineklara para manatili siya sa pwesto. And in fact, based sa data ng research, doon na lumaki ang CPP-NPA nung nadeklara ang martial law, kasi sa paglabag ng karapatang pantao, yung kahirapan ng mamamayan noon, yung nirarasyon ang bigas kasi walang bigas. Nirarasyon hindi ibig sabihin libre, binibili pa rin yun. And yun doon lumaki. In fact, napansin ko sa bill itself, may pag-amin siya dito eh. Kasi sabi niya, mula 75 to 85, ay lumaki ang CPP-NPA. So, ang martial law naman, 1972 pa na-declare yan eh. Kaya hindi totoo na yun yung dahilan kung bakit nag-martial law. In fact, may admission dyan si Minister Enrile dati, di ba? Na nag-stage sila ng ambush sa kanya para dahilan sa pagdeklara ng martial law. So kung kailangan pa nila mag-stage ng ambush para i-justify ang martial law, ibig sabihin, gumagawa lang sila ng dahilan para ma-impose ito, at hindi totoo na para yan sa national security. Unless sabihin nila ng author natin na sila Senator Jokno, sila Senator Ninoy Aquino, sila Senator Tanyada na kinulong noon, ano, at saka si Serge Osmeña, yung Lopez, at iba pang mga pare, madre, aktivista na kulong noon ng martial law. CPP-NPA, lahat yan. Pero nakita naman natin, hindi naman totoo yon. So ang
talagang pinigilan ni Marcos hindi CPP-NPA, kundi yung oposisyon. So, I disagree with the premise na ginawa yung martial law para ihinto or stop yung CPP-NPA. In fact, laro pang lumaki. And secondly, and lastly, Christian, pag ginawa mong ganong rason ang martial law, so parang ang in-overthrow ng EDSA people power was a very good government. Parang baliktad ngayon ang nangyari, di ba? Kaya parang may resulting siya na historical distortion kasi parang ang ganda-ganda ng martial law, yun nga ang huminto ng CPP-NPA eh. Kaya bakit nyo in-overthrow, di ba? Yung millions ng mga mamamayang Pilipino na matapang na pinatalsik si Marcos. So, medyo hindi maganda eh. So, unsung hero ngayon si Marcos at saka yung mga military niya at villains o masamang tao pala itong mga nag-participate sa EDSA dahil in-overthrow nila ang mga unsung hero. So, yeah, I guess that bill will have a lot of problem. At kung ang intention man ay another narrative, hindi ka na kailangan mag-invento ng one or two narratives eh. Ang kasaysayan kasi nandyan naman yan. Yun ang narrative mo kung anong nangyari sa kasaysayan. Unless kini-question ng author yung katotohanan ng kasaysayan na tinuturo ng DepEd ngayon at mukhang gustong baguhin din, no? Hinggil sa Diktadurang Marcos ng 1972. Okay, you mentioned yung move ngayon sa Department of Education kung saan papalitan yung curriculum ng Araling Panlipunan para sa grade 6 pupils, yung Diktadurang Marcos, tatanggalin nila yung Marcos. Diktadura na lang daw pag itinuro, no? Nabanggit niyo po yan, Congressman Colmenares. Pero dito sa move na ito ni Senator Robin Hood Padilla, tsaka dito sa ginagawa ng DepEd, meron ba kayo nakikita parang pattern or effort to somehow, not just perhaps deodorize the martial law regime, pero somehow parang tabunan eh, no? Meron ba kayo nakikita ganun? Lalo Marcos na uli yung nasa kapangyarihan. Yes, well, napansin na yan even long before the 2022 elections. Well-funded na propaganda campaign para sabihin ganda-ganda ng martial law, no? Actually, sa ganda ng kanilang well-paid na mga advertising doon sa social media, makukumbinsi ka eh. Pag ako lang, eh, hindi ako buhay nung panahon ng martial law, hindi ko nakitang nirarasyon yung bigas eh. Mapaisip ka at sabihin, oh nga, ang ganda nga, di ba? So ngayon, patuloy yan syempre nung nanalo. And of course, bahagi ang iba't iba na to, despite their denials, bahagi ang iba't ibang aksyon ng gobyerno at supporters ng gobyerno sa aking, sa ganang akin, sa pagpalit ng nangyari ng kasaysayan in the guise that let's give the other side. I mean, history is the side. Kung anong nangyari ng panahon ng martial law, yun dapat ang ituro ng ating educational system. Hindi pwedeng magkaroon ng diktadura na walang diktador, di ba? Parang nangyayari sa Pilipinas, may palaging may krimen pero walang kriminal. So, hindi dapat ganun. Kaya sana naman ihinto yung ganitong klaseng distortion ng history. Kasi leksyon ito ng mga natin na natutunan in the years. At magiging ano ito, lesson din ito sa future generation ng Pilipino at mga hinubog nating kabataan sa ngayon. Okay. Pero yung ano pa lang tingin niyo rin sa mismong date itself, no? Dito sa panukalang batas ni Senator Padilla, September 21 mismo of all dates. Kunwari, subukan nating ihiwalay yung discussion, no? Okay. Assuming na talagang maganda magkaroon ng ano, unsung hero's day. Pero bakit pinili pa yung September 21? What do you think would be the impact kung yung September 21 na yun pa yung pipiliing araw to declare as unsung hero's day? Well, actually, klaro sa bill eh. Basahin may explanatory note, yung martial law yung tinutukoy niya. Kaya tinaiming niya siguro sa imposition ng martial law noong September 21. Sa ganang akin, kung gagawa man kasi ng ganong mga batas, eh dapat piliin talaga yung tunay ng mga bayani. At hindi yung mga bayani na responsable, lalo na nung panahon ng martial law and even after, sa mga massive human rights violations katulad ng mga military at kapulisan sa ng ating gobyerno na palaging na-charge for violation of human rights, no?
hindi lang naman yan dito sa Pilipinas, kundi mga UN Special Rapporteur ang nagsasabi niya na hindi naman natin masabi ang UN, malay ba naman ang UN ang politika dito. Yung totoo lang, di ba? So, ang hirap eh. Maging katawa-tawa tayo sa buong mundo, nasabihin ng buong mundo, noong kayo ay nag-EDSA, humingi kayong tulong, tumulong yung international community sa'yo, tapos ngayon sasabihin nyo, hero pala yung inyong in-overthrow. So, bakit pa kami tumulong sa inyo noon? Di ba? Pangit eh. Pangit ng mensahe that EDSA was nothing more than an attempt to overthrow a very, very good regime and the golden era in Philippine history, which is of course not true. Okay. Of course, ang ano nga dyan, ang nakakabahala, syempre, napaka-popular na isang politiko na nagsusulong nito. At kung hindi nga talaga babalikan yung kasaysayan, baka maraming maniwala, no? Okay. Puntahan naman natin itong, sige sir. At puntahan natin itong ano, kasi medyo, ano no, maraming katagan na bitawan si Senator Robin Hood Padilla sa iba't ibang issues lately. Yung isa naman doon, yung pagdating puro sa issue sa West Philippine Sea. Lagi po bang inuulit dito sa ating programa, yung West Philippine Sea, atin po yan ha, sa ating mga taga-panood at taga-pakinig dahil nag-rule na po yung Permanent Court of Arbitration. Tayo po yung merong sovereign rights dyan. No? Malinaw na po yan. Hindi po yan dapat disputed. Nasa atin po yung moral and legal right. Pero sa kabila nito, napapansin natin, parang meron pa rin mga nagpo-push ng Chinese narrative regarding this. And dun sa mga nakapanood po no nung mga sinabi recently ni Senator Robin Hood Padilla, para bang ito yung Chinese line eh. Kasi ang pinag-uusapan po rito Attorney Colmenares ay ito raw China Coast Guard, civilian in nature. Tapos diba narinig na rin natin ito nung Scarborough standoff noong 2012. Kung hindi pa raw kasi nagpadala ang Pilipinas ng gray ships to actually accost the white ships nung ano, ng kumbaga yung Chinese poachers, hindi magkakaroon ng standoff. Unang-una, sa konteksto po ng pag-iwas dito sa tinatawag na proxy war dito sa West Philippine Sea, ano ba tingin niyo rin sa mga ganong kataga coming from Senator Robin Hood Padilla? Well, ang China, parang legally, ini-insist ng China na ang Coast Guard niya, well-armed Coast Guard, mas malakas pa sa Navy natin, mas malalaki pa mga barko nila, ay civilian in nature. Pero in reality, kahit na legally, i-claim nila na civilian in nature yan, quote-unquote, bahagi yan ng military infrastructure ng China. And in fact, yun ang taktika nilang ginamit para makunyari hindi nag-i-intervene yung military nila. In fact, di ako magtaka, Christian, kung ang maraming mga barko ng Navy nila ay ginawang Coast Guard, di ba? Para lang naman ma-justify yon. Pero disagree ako doon sa punto na civilian in nature. Gayunpaman, kay civilian yan o military ang Coast Guard ng China, gumagawa siya ng militarist aggression at aggressive actions. Yung ginagawa niyang ganyan, yung mga nagko-cross na malapit magbanggaan, delikado yan eh for two reasons. Una, pag magbanggaan, syempre yung buhay ng mga nasangkot dyan, yung at stake. No? Pero ang another more dangerous reason is it can cause a shooting war. Di ba? Kasi yung nagbanggaan, so magsisihan sila, ngayon magbabarila na. So talagang nanghaharas ang Chinese Coast Guard na ito na hindi talaga good for the peaceful resolution of the South China Sea dispute. Yung South China Sea, siyempre yun yung buong karagatan. No? Yung portion na kiniklaim natin at sabi nga na ipanalo natin sa tribunal, ang tawag natin West Philippine Sea, yung portion lang na yun. So, dapat may peaceful resolution sa dispute ng buong South China Sea kasama siyempre yung ibang disputants na lumalaban sa China katulad ng Vietnam. At hindi yun dapat ma-solve by intimidating or harassing katulad ng ginagawa ng China ngayon the other disputants doon sa South China Sea, especially yung disputant na nanalo sa tribunal dahil ang China walang legal right, ang Pilipinas meron. So, hindi pwedeng bully ang China dyan na kahit tayo yung nanalo, talagang iharas at i-intimidate niya tayo on the false claim na kanila yung buong South China Sea. Okay.
So, ito, malinaw yan, no? Tsaka, syempre, pag pinag-usapan natin yung maritime militia ng, ano, ng China, ano yan, part yan ng tinatawag din ng, ano, no? Cabbage strategy or gray zone tactics, no? Tama po ba? Yung bang pag ginalaw mo yan, uy, mga civilian yan. Kumbaga, ikaw pa may kasalanan. Pero, they're swarming our, tawag dito, our vessels, no? Hinaharas nila tayo. So, ano yan, eh? They're inching closer talaga, no? Yes. So, yan. Yung cabbage strategy na sinasabi mo, na military talaga yung ang kanilang actions dyan. Pero ko-cover mo ng maraming cabbage ba? Bago ka makarating sa huli, eh. Ang dami mo pang, di ba? Ipipeel away, di ba? So, but in any case, sige na. Ako, i-presume ko pang civilian. Ika-cut mo yung, ano? Ika-cut mo yon at iharas mo yung nagre-resupply na barko ng Pilipinas. Eh, kahit ano pang designation mo, that is an aggressive action that must not be tolerated in the South China Sea, and of course it will not lead to the peaceful resolution. Tayo ang panawagan natin diyan, peaceful resolution of the dispute, at maghanap tayo ng mga paraan para peacefully ma-resolve yung dispute na yan. Okay, speaking of resolutions, no, yung mga approaches para naman ma-resolve ito peacefully, although again nga, paulit-ulit ko po binabanggit sa programang ito, tayo po ay may legal and moral right dyan po sa part ng karagatan na yan. Dahil tama yung sinabi ni Attorney Colmenares, unlike China, hindi po natin inaangkin yung more than 85% ng buong South China Sea. Diba? Pinag-uusapan lang po natin yung pasok po sa ating exclusive economic zone. Okay. Isa po sa mga narratives na nadidinig natin dito, lalo doon sa mga pro-China propagandists na di umunay Pilipino dito po sa Pilipinas, sinasabi nila, kaya nyo naman binabanatan yung China kasi hindi po kayo yung tinutukoy ko. yung others, no? Kaya naman daw binabanatan yung China ay dahil pro-America naman daw yung iba. Kumbaga, ginagamit daw dito ay yung lens ng proxy war. Kumbaga, tayo rin naiipit dahil ginagamit tayo ng US against China or vice versa. Ang tanong ko po, Attorney Colmenares, speaking of solutions to this problem, yung peaceful settlement, ano po ba yung mga dapat gawin para mapangalagaan yung talaga national interest natin at maiwasan na magamit tayo kung meron man na proxy war dito sa part of the world na ito? Well, actually, ilang beses na rin namin nabanggit na dapat yung ating solution sa South China Sea, hindi ka dapat pro-US o pro-China. Sabi ko nga palagi, hindi ka maka-Chino, hindi ka maka-Amerikano, kundi ikaw ay maka-Pilipino. Kasi both of them kasi can aggravate the situation. Dito naman medyo ang concern ni Senator Padilla ay may punto, no? Kasi nag-escalate ang laban na hindi naman kailangan. So ang solusyon na ito, matagal ko nang in-offer 2018, 2019 sa mga international conferences. I've mentioned this several times. In fact, may paper na ako, 2016 pa lang ata or 2017. Ang proposal ko, apat, pero hindi involved dito ang US or China. Ang proposal ko, involved dito at the minimum, ASEAN countries on the disputants. No? Yung disputants, meaning to say, yung Vietnam, Brunei, Malaysia, di ba? Ito yung mga nagre-reklamo sa panghihimasok ng China. So, isa dyan, ang proposal ko is joint patrols ng disputant countries, hindi kasamang US kasi gyera ta kayo pag sumamang US sa joint patrols, kundi ang mga katulad ng Vietnam, para ma-ensure yung protection ng fish resources, marine resources, environment, etc. And of course, to maintain peace. Hindi makakabuli ng madali ang China sa mga individual na katulad ng Pilipinas kung nagsama-sama ang mga disputant countries. Kung kakayanin na buong ASEAN ang gumawa niyan, better, no? For the preservation of peace in the South China Sea. Ang pangalawa, mag-file ng multi-pronged ng mga kaso sa tribunal, sa PCA. In either PCA o sa ITLOS mismo, International Tribunal on the Law of the Sea. Magkaiba naman yung dalawang yan kasi. File dapat ang Vietnam. Kapareho din sa final ng Pilipinas kasi the more victories ng Vietnam dyan o ng ibang bansa katulad ng Pilipinas, lalong nawi-weaken ang narrative ng China. Lalo siyang nahirapang i-assert yung kanyang baseless na mga claims. Pangatlo, mag-file ng resolution jointly din kasama yung other disputant countries
sa UN General Assembly para i-declare ang complete demilitarization ng South China Sea. Ang ibig ko sabihin sa complete demilitarization sa South China Sea ay i-dismantle ang lahat ng military installations, whether Pilipinas, Vietnam, China, Malaysia, lahat yan. Complete demilitarization. Tapos after that, saka tayo uupo para mag-usap. Kasi hanggat may military superiority ang China, dahil pinayagan ni President Duterte na makatayo ng 7 base sa 7 islands kuno nila, eh hangga't may military superiority sila, hindi sila upo diyan at makikipag-usap sa atin. Kaya iyon yung panawagan, complete demilitarization of the South China Sea. At pang-apat, yung filing of a joint resolution in the General Assembly expressing the sense of the assembly na dapat China shall abide by the ruling of the tribunal and respect international law. So, yun yung pinropose ko yan actually sa isang DFA forum, I think mga many months ago eh. Eh, alam mo, sinushoot down agad nila, di ba? Without thinking. Kung sa chess pa, kinain mo without thinking. Taka ako sa DFA eh. Sinushoot down agad nila. Eh, kasi General Assembly lang yan. Minimize nila ang poder ng General Assembly na para sa akin, pag mag-botohan dyan sa General Assembly, mampanya tayo at overwhelming na-approve yung resolution na yan, lalong nilalagay natin sa alanganin ang posisyon ng China. So anyway, those are my proposals and it does not involve the US. Okay. And it's of China, kundi involve the dispute at ASEAN members. Oh, tanongin ko kayo dito specifically dun sa proposal nyo to demilitarize the entire South China Sea. Isn't it too late for that, no? And honestly, do you believe China would abide by this? Kasi nandun yung kanilang military structures eh. Yeah, well, actually, medyo mahirap ngayon kasi napayagan nga ni, kung hindi lang nagawa ni President Duterte yung ginawa niya noong 2016 upwards na lalong nakompleto yung mga military installations. Yan, hindi ganun kahirap yun eh. Pero gayon pa man, nandiyan na yan. Pwede pa bang mahabol ang China dyan? Pwede. Pag mananalo ka sa ITLOS, mananalo sa PCA, na wala kang karapatan dyan, therefore illegal yung iyong construction ng military installations. Pag manalo ka sa General Assembly, na overwhelmingly nanawagan ng demilitarization ng South China Sea, na walang military installations dyan, ay lalong mahirapan ng China. There were instances na umatras yung ilang malalaking bansa. No? In US versus Nicaragua, na declare ang US na guilty ng International Court of Justice, ayaw niyang ipatupad doon sa na, may aggression sa Nicaragua. Ayaw niyang ipatupad yung judgment, but in the end, the UN General Assembly resolution forced the US to implement the International Court of Justice decision. Russia, there was a Baltic case dati na, you know, it's about Greenpeace na barko na dinitain nila. For a long period of time, hindi nila nire-release, but there was a vote in the UN General Assembly na pilitan ng Russia, na sundin. You know, ako, paano ka makasuntok sa buwan? Sabi nila, suntok sa buwan. Paano ka makasuntok sa buwan? Pag hindi ka susuntok, diba? So ako naman, tingin ko, kaya hindi tayo makakuha ng overwhelming votes dyan. The fact na mangampanya tayo sa loob ng General Assembly, sama-sama ang Vietnam, sama-sama ang Brunei, Malaysia, lahat. Eh di, ano yan eh, malaking, ano na yan sa China eh, na lalo siyang mahirapan mag-expand sa South China Sea at mangharas sa South China Sea habang pending ang mga kaso at mga resolusyon na yan sa United Nations. So, lalo kung ano, no? May mga sinasabi iba mga analyst dyan na China, if it wants to be known as, tawag dito, an honest player sa international community, eh dapat it should abide by the rules, no? And ayaw nilang hinihiya. Pero let's see. Kung, Yes, sorry, Christian. May study kasi na ang China minsan, because of its economic interest, marami siyang negosyo eh. Minsan uma-adjust siya sa international rule eh. Uma-adjust siya para sa negosyo niya eh. So, kung pag-initan talaga siya dito na yung mahirapan yung kanyang economic interest, China can, ano eh, can diminish or at least, or in fact, withdraw from the South China Sea pag pinainit mo sa kanya ang issue na yan. So, ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa, eh, ang solusyon ng gobyerno, mag-US tayo, eh, yan ang delikado. Kasi pwede talagang
maano yan, mag-escalate yan into war at ang problema, ang gyera nandito sa atin, wala naman sa US. So ang katamaan dyan yung mga katulad nating bansa na nandito talaga sa South China Sea. Dito po ba sa proposal nyo to demilitarize the entire South China Sea? Kasama ba dyan yung pagtanggal ng ating BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea? Yes, kung complete demilitarization yan, no country should have a military installation. And to show fairness naman, kahit tayo, the proponent itself should say na kahit yung sa amin. Alam mo sa mga international conferences, nabanggit ko yan sa Vietnam, and sabi ng Vietnam, we are interested in considering that. Kailangan na ng protocol sa United Nations, paano i-implement yan? Kasi gusto ng Vietnam, simultaneous. Yung medyo may nagmo-monitor ba paano gagawin. Sabi ko madali na lang yan, technicals na lang yan. Basta in principle, pag mag-agree ang lahat na complete demilitarization, including Vietnam, malalaki din yung military installations ng Vietnam dyan sa South China Sea. Including Vietnam, I don't see any reason. Ngayon, China na lang yung natira dyan. Ayoko. Eh di, ma-isolate siya lalo sa international community kung hindi siya papayag dyan. So, dapat itry eh. Kaya nagulat ako sa DFA sa mga ganung ano nila, position dati. Although nakita ko, medyo nagbabago ang DFA. Magpa-file na daw ng UN resolution. Nag-joint patrol na daw sila na open. So, yung mga ganun. Unlike before na parang allergic sila to do that at wala naman silang malinaw na plano, ayaw lang nila ng mga bagong fresh initiatives para ma-achieve yung peaceful resolution ng South China Sea dispute. May tanong pa po ako dun sa ano no, sa Ayungin, no? Hindi po ba delikado yan? Kasi kung babalikan natin yung kasaysayan not so long ago, noong 2012 Scarborough Shoal standoff, no? So supposedly nagkaroon ng agreement, supposedly kasama rin yung United States, no? So mutually magwi-withdraw yung Philippine tsaka Chinese vessels doon sa Scarborough Shoal. Eh nangyari, nag-withdraw yung Pilipinas, yung mga Chinese vessels hindi umalis. So hanggang ngayon kontrolado na yung Scarborough Shoal. Tapos puntahan natin for example yung declaration on the code of on the conduct of parties in the South China Sea. I think that was as early as 2002. Mm-hmm. 'Di ba? Bawal magtayo ng installations diyan, bawal mag-militarize niyan. Dapat peaceful settlement of disputes, nakalatag po doon 'yon. Pero hindi siya legally binding. And between 2002 and today, kung siguro bibilangin natin kung sino may pinakamatinding violation doon sa DOC na 'yon, it's China. So, I mean, my question sir is, what makes you think na dito sa proposal you to demilitarize the South China Sea, China can be trusted, especially given that the facts on the ground has drastically changed? I don't trust China, kaya dapat ang protocol dito malinaw. Yung Scarborough standoff, nag-intervene ng US, nag-broker-broker, so nag-agree ang China na mag-withdraw, nag-agree ang Pilipinas na mag-withdraw, kamukat-mukat natin, bumalik yung China. Umalis siya eh, umalis naman siya eh. Tapos bumalik siya, ubos na, ano na. Yun ang problema pag sa US ka, kaya ito United Nations ito, international community ito eh. So, mas effective yun para sa akin kaysa sa US ang kabroker niyan. Kaya yun ang Scarborough Shoal, yung isang example dyan. Pero hindi dapat pagkatiwalaan ng China. The moment na sakaling nag-agree siya kunyari, at UN ang nag ano niyan, nag-intervene diyan. O di lalong sundin niya dapat 'yan, may monitoring 'yan, may protocol pa ano, anong petsa ng pag-dismantle pa ano. In the same way na ng dismantling of nuclear weapons, ina-attempt syempre ng malalaking bansa like US at Russia, of course, hindi naman nila ginagawa 'yon. But ang point ko lang, pwedeng magkaroon ng monitoring diyan para sa effective na dismantling. In any case, I don't want to abandon that idea on the ground na baka hindi. Tingnan natin. And for me, that's one of the only possible chance na ma-achieve natin yung as a peaceful resolution. As long as China maintains military superiority, ang hirap umupo dyan to discuss peacefully paano ma-resolve ang dispute. Okay. Sige. Finally, I'd like to take advantage of your presence dito po sa Facts First, no? Pag-usapan natin yung confidential funds. Okay. Dahil na-monitor ko kayo lately, no? So medyo mainit kayo dito sa issue ng confidential funds at tila nauuso at naaabuso. Ano bang ano? Kasi
matagal na rin naman ang napapag-usapan yan, eh, no? And more recently, talaga maraming tumulig sa doon sa parabang lack of transparency, at least sa pagsagot, no? Pag-justify ng paghingi ng malaking confidential funds ng Office of the Vice President. Siguro mag-start muna tayo siguro in broad strokes, no? Paano ba, may paraan ba para mas maiwasan yung posibleng pag-abuso ng mga civilian agencies na lang muna, for instance, no? Dito sa mga nare-request sa confidential at intelligence funds. Wala ako nakita, eh. In the first place, ang problem dyan, Christian, walang basis mismo ang pondo. Ibig sabihin, bakit nyo kailangan ng confidential funds? Kasi kailangan ng national security, intelligence work. Malay nyo, civilian agencies kayo. Kung may problema kayo sa intelligence work, ibigay nyo sa NBI, ibigay nyo sa AFP, ibigay nyo sa PNP. Pinupondohan nyo mga yan for intelligence work, eh. So that's the first. Walang basis, no? So kahit ano pang parang pork barrel ba? Wala namang basis na papasok kayo sa projects, eh. So kahit anong cure mo dyan, incurable yan. But secondly, meron na silang inattempt, yung Joint Circular 2015-01. Tingnan mo, walang sumusunod po. Tinatamang si COA, hindi naman nag-audit nila. Binigyan nga siya ng otoridad sa 2015-01 circular, eh. Tapos hindi naman sumusunod. Hindi naman niya ginagawa. Eh, siya na lang yung kumikilatis dyan, eh. So para sa akin, hindi, ang in fact, while I disagree with the ombudsman dun sa sinabi niya na hindi dapat i-publicize yung COA report, I agree with the ombudsman nung sinabi niya na hindi, sige, tanggalin na natin yung, in fact, very telling yung admission ng ombudsman, ha? Yung sinabi niya, sige, tanggalin na natin yung confidential fund, di naman namin kailangan yan, eh. Pwede naman kaming humingi ng tulong sa ESAF o sa AFP kung may kailangan kami. So, kasi in-expose na yan ng 2013, 2014, 2015. I was one of those who made privileged speeches. PCSO, merong confidential fund. Halos lahat ng national agencies, pagkadami. Na alam ko naman, di naman yung ginagastos sa tunay na confidential intelligence work. Tagaman sa bato, pagbubuksan niya ng COA ngayon, makikita dyan party, makikita dyan travel, makikita dyan, ay nako. Ninanakaw nga, Christian, yung mga billion-billion sa mga regularly audited items. Yung in-audit sa DPWH, in-audit naman lahat yan. Oh. How much more yung billion-billion sa hindi regularly audited? Taka nga sa COA kung in-audit niya si municipal clerk sa munisipyo dahil sa budget o saan man, dapat lalong i-audit niya itong confidential fund. Wala nakakita nito, eh. Tapos, ang admission ng ombudsman, hindi niya nga alam na kailangan ng resibo. Can you imagine that? Nasa circular, eh. Documents of payments, no? Or receipts, di ba? So, yeah, I don't see any cure for the confidential fund. At dapat na lang tanggalin yung pondo na yan sa mga civilian agencies at ilaan na lang yan sa libreng ayuda, sa libreng gamot, libreng tuition. Ang malaking tulong yan, billions naman yan, eh. At hindi naman nila kailangan yan. Lalo na may mga pondo na yung marunong sa intelligence work, katulad ng AFP, PNP, at iba pang mga investigative agencies ng gobyerno. Tsaka siguro yung Coast Guard, no? Mas kailangan nila yung mga ganyan, eh. Yeah, well, ako, ang another matter yung intelligence fund. I'm sure marami rin kung milagro nangyayari dyan. Pero for now, ito ngayon yung issue. And never pa nangyari ito, eh, na ganitong extent ng outrage ng tao sa confidential fund. Dito kay OVP nagsimula, eh, na walang budgetary item, bigla kang naglagay. Kasi nasanay siya siguro ng mayor siya, may confidential fund siya. Tapos pagdating niya sa vice president, wala. Eh, si President Marcos naman, pwede niya namang tanggihan yun. Mano ba namang sabihin mo sa Vice President mo na, sige, sorry ha, wala kasi sa budget, eh. Baka malagay tayo sa alanganin dyan. Pwede ba next year? Pwede namang sabihin, hindi, eh, binigyan mo pa, eh. Kahit walang sa budget, wala sa budget. And no, the President should follow the law, eh. Ganito, Christian, one more point. Auditable ang contingent fund ng Presidente kasi regular item yan sa budget, eh. Nilipat mo sa isang unauditable item? Pwede ba yon? O di, gawin na lang pala ng lahat ng public officials, pagdating sa budget, ilipat lang nila para hindi ma-audit ng COA fully.
ilagay lang sa confidential fund. O di lalong lumala ang sitwasyon natin. Lalo, hirap nga tayo, marami nga nagnanakaw sa regularly audited na dokumento. How much more pag hindi siya regularly audited? So yeah, the call now is i-abolish na yung confidential fund sa mga civilian agencies at ilaan na yan sa mga pangangailangan ng taong bayan. Okay. Maraming salamat sa inyo. Attorney Nery Colmenares, no? Ang dami nating minapag-usapan na cover dito sa episode na ito. And let's see kung mayroon bang makikinig kahit papano or maliliwanagan, especially dun po sa mga policymakers. Okay? Maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat, Christian. Thank you po. Okay. Yan po, nakasama natin si Attorney Nery Colmenares dito po sa Facts First. Marami siyang mga suggestions, pero let's see kung may makikinig ba, no? Okay. Bago tayo magtapos, no? May mga babatiin tayo. Si Coco Tams. Hello, good evening. Watching from Hong Kong. Yan. Tapos ipapa-shoutout si Jeez. Ay, hindi. Shoutout daw kay Danilo Malyari of Vancouver, Canada. Ayan. Tapos kay Edgar Dungo. Ayan. Magandang gabi sa'yo. Tapos kay Simply Winnie. Ayan. Wow, from Holland. The Netherlands ba yan? Holland ang ginagamit natin ah. Feeling, ayun, maraming salamat, Simply Winnie. Ano, paki, next time, paki-chat naman nung ano, tunay na pangalan mo para mas, ano, mas makilala ka nila. Yan, si Dante. Mali, napindot ko. Si Divine. Yan, ang bilis kumalaw. Ito, si Jelly Cabrera. Si Divine. Villafuerte, watching from the UK. Si Seven Samurai, yan. Gabi-gabi, kasama natin yan. Yan. So from Hong Kong, tapos si Kat Pan from Bacolod. Nga pala, yung mga nagtatanong nitong Facts First shirt, available na po, no? Mahahanap nyo sa Shopee, tsaka sa Lazada. Ayan. Pwede na po kayong umorder doon. Yan, Lazada. Tsaka sa Shopee. Tapos yung mga nasa malayong lugar, ibang bansa naman, no? PM is the key. Ayan. PM. Charisse Tenorio, happy birthday sa'yo. Si Nelson Beblanyas, watching from Doha. Hello. Si Roel Fernandez, watching from Saudi Arabia. Ayan. Sino pa ba iba? Ayan, si Jonathan Trinidad. Ayan, pabati. Oh, sige, hi, hello. Salamat si Jonathan. Gabi-gabi kasama natin yan. Tapos yung mga ano pa, yung mga salamat doon sa mga nagpadala ng video, no, para sa susunod natin na Faxnatics Unite na ipapalabas natin sa Friday. Maraming salamat sa inyo. Pwede pa pong humabol, no? Again, ang topic natin, agree ba kayo doon sa pagtanggal noong ano, noong word na Marcos doon sa diktadurang Marcos. Okay? O sige, dagdag nyo na rin, di ba? Dahil may bagong development, no? Agree ba kayo doon sa pinapanukala ni Senator Robin Hood Padilla na i-declare ang September 21 bilang Unsung Heroes Day? Dahil daw, dapat magpasalamat tayo at yung September 21 declaration ng martial law na prevent actually yung pong victory ng mga komunista sa Pilipinas. Agree ba kayo rin sa sinasabi, doon sa sinusulong niyang narrative? Ayan. Padala niyo sa video ha. Sa Facebook page ko po. Kaya ilagay niyo sa ano, isend niyo sa Messenger. Up to 1 minute po yung video. Vertical, horizontal. But again, keep it respectful. Bawal po yung below the belt. Bawal po yung mga ano, yung mga, alam niyo na, yung wala sa hulog na hirit. Okay? Hintayin natin yan. Ha? Padala niyo po. Kaya... Ayan, si Mommy Neng, watching from Germany. Si Eugene Vargas, shout out. Sino pa ba? Si Leonardo Balion. Ayan, watching from Cebu. Ayan, huwag ka mag-alala, hindi fake. Meron tayo ron, ano? Facts First Nation. Yan ang pangalan ng store doon. Official store. Ayan, pwede na kayong umorder. Ayan, Divine, you can check the Shopee and Lazada. Nandun lahat. Tapos, pwede ka rin mag-PM. Ayan. Okay? O sige, pasensya na. Nagugutom na ako. Gabi na. O, kita-kita tayo uli bukas. O, marami pa tayo hihimayin na issues. Tapos, yung pinangako ko po sa inyo na interview natin kay Mayor Magalong, no?
papalabasa po natin within this week. Very, 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 very soon. Okay? Again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo ulit tomorrow dito po sa Facts First.